What's up mga Choy and welcome to the Uncle Oblak Vlogs kung saan magbibigay kami ng mga unbiased, true and honest opinion sa mga stand-up scooters. Ngayong episode na to ay meron tayong bagong i-review galing sa Electric Evolution Philippines, walang iba kundi ang MK8. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming mga videos. Proceed naman tayo sa specifications and features ng MK8. Una mga Choy, ang kagandahan sa MK8, ayan, nakakilis na. Pindutin nyo lang to. Tapos, 1, 2. Ayan, pwede nyo nang iwan yan mga Choy. Ayan. Tapos, syempre, meron dual hub switch. Single, dual, eco mode or eco turbo. Tapos mga Choy, syempre, hindi mawawala ang switch ng headlights. At ang kagandahan mga Choy, meron siyang built-in signal lights. Yan, left. So, taas then right. And syempre may horn. Pakita namin muna sa inyo ang ilaw ng signal lights. Yan ang left light mga Choy. Tapos, ang right light. Yan. Then, meron din siyang brake light. Syempre, hindi pwedeng mawala ang brake light mga Choy. Ang braking system niya mga Choy is hydraulic, no? Hydraulic brake sa likod, disc brake. Tapos mga Choy, makikita nyo naman dito sa specifications niya na 60 volts ang MK8 and 30 Ah Samsung battery. Kung hindi ako nagkakamali mga Choy, si Electric Evolution Philippines lang ang naglabas ng 30 amperes Samsung battery. So, tapos meron din siyang dual port na pwede yung saksakan ng charger, yan, that dual port. Tapos mga Choy, ito namang sa may front side, makikita nyo, naka-hydraulic brakes din and naka-disc brakes. So safe na safe tayo, maganda ang braking system niya. Nung ginamit ko nga siya papunta dito, na-amaze ako sa brakes niya, lalo sa likod, ang ganda ng preno, hindi nakakabigla. And then mga Choy, makikita nyo naman, naka-dual fork suspension. So, comfortable tayo pagdating sa mga lubak, sa mga sharp curves, yan. Medyo comfortable tayo kasi dual suspension na siya. Tapos mga Choy, ang gulong niya is tubeless. Harap likod. Tubeless ang tires niyan. Harap likod mga Choy, no? So, hindi natin kailangan mag-worry kapag magbabiyahe tayo, may pumasok na pako dyan or tornillo or kahit anumang bagay. Hindi tayo mag-worry, wag lang natin bunutin, tuloy ang biyahe natin. Kung naka-tire sealant naman kayo mga Choy, bago nyo bunutin, just make sure na kung nandito ang butas, ilipat nyo lang po sa baba yung gulong, saka nyo po bunutin para mag-seal po siya. So ayan mga Choy, no. Tapos papakita ko sa inyo ang ilaw niya. Switch natin. So ayan, 1, 2, 3. At syempre mga Choy, makikita nyo ang acrylic board or ang step board. May ilaw din po yan mga Choy. Pwede nyo palitan ng kulay ng ilaw niyan. So mga Choy, dagdag ko lang, no. Ito nga palang MK8 ay merong total of 3,200 watts na motor. So 1/6 inch motor, hindi po tayo mabibitin pag tayo po ay babiyahe ng malayo. Dahil meron po ako mga narinig na scooters na 1,600 in total dual motor na po yun. Ito po is 3,200 watts. Para po sa dalawang motor. So wala pong kabitin-bitin yan pag babiyahe po tayo sa mga long rides or short rides or may mga stretch na gusto kayo overtake and hindi po tayo mabibitin. Dagdag ko lang din mga Choy, no, ang distance po nito is 70 to 100 kilometers ang max range or distance.
No? So, mahaba-haba pong biyahe tayo kapag ka po tayo gumamit nito. Pero syempre, mga Choy, no, depende pa rin po yan sa paggamit po ninyo. Kung kayo po ay naka-single hub or dual hub, or masyado kayong mabigat, at malayong masyado yung distance ninyo, depende pa rin po yan sa mga consume natin dito sa MKA, sa battery po, sa battery life po niya. No? And then, mga Choy, no, dagdag ko lang, ang top speed ko po dito sa Gear 3 is 80 kph. Sa kadahilanan po, nakulang na po yung daan. So, nasagad ko po siya sa Gear 3 sa 80 kph. Sa Gear 2, nasagad ko po siya ng 65 kph. Sa kadahilanan din po, nakulang na po yung daan. So, sa tingin ko po, mga Choy, mas marami pa itong maibibigay na speed. Mas malaki pa ang ibibigay niyang speed sa atin. Kung mas mahaba pa siguro yung pinag-testingan ko, hindi ko lang nakuhanan talaga yung video kasi wala po akong camera sa helmet ko. Kaya ito po, based on my experience na lang, tumakbo po ako ng 65 kilometers sa Gear 2, 80 kilometers per hour sa Gear 3. So ayan mga Choy, no, papakita ko po sa inyo sa screen to, dito ang Electric Evolution Philippines. PM lang po kayo sa page nila pag gusto nyo pong bumili nito. Ang price po nito is 69,999. Pero po sa ngayon, naka-sale po sila sa 66,499. So meron, makaka-sale po tayo ng 3,500 pesos kung ngayon po tayo bibiling March. So sa may mga katanungan po, PM lang po kayo sa page nila. At very entertaining naman po yung may-ari, si Sir Calvin. Yan, pakita ko Sir Calvin. Yan. At syempre mga Choy, hindi matatapos tong review na to kung hindi nyo ko sasamahan mag-test ride or test fire. So Gear 1 tayo mga Choy. Tignan natin ang top speed sa Gear 1. At partido mga Choy, hindi pa ako naka full charge yan. Okay, naka full throttle na ako mga Choy. Kita nyo naman ang speed ko. Speed ko is ayan, 29 kph. Gear 1 dual hub. Tignan nyo. Pero mga Choy, kahit hindi siya, syempre Gear 1 to, no, pero sa paakyat mga Choy, grabe torque niya, lakas. Okay. So shift tayo sa Gear 2. Mayan konti pa para tayo. Ako lang mag-isa nagra-ride ngayon mga Choy. Wala sila lahat eh. Tagal ko daw kasi absent sa vlog, pero namiss ko talaga mag-vlog. Dami rin kasing ginagawa eh. Kaya yun, napahinga tayo sa vlog. Pero sarap. Lipat tayo sa Gear 2. Ayan, Gear 2 na tayo. Gear 2 dual hub mga Choy. Hindi pa kami makapag range test mga Choy kasi hindi natin alam kung anong rule sa ibang lugar. Yun, sana namin to i-testing ng mahaba ang range eh. Sasagarin namin ng battery, kaya lang wala tayong time para dun eh. Susunod lang tayo sa health protocols ng gobyerno. At syempre para sa safety na rin ng aming pamilya. At ingat-ingat din tayo mga Choy sa pagra-ride natin. Unang-una, tumataas ang cases ng COVID-19. Of course, kailangan natin alagaan sarili natin para makapaghanap buhay tayo, makapagtrabaho. At yung mga mahal natin sa buhay, maprotektahan din natin. Of course, huwag natin kalimutan magmask, face shield pag nasa labas. Yan, iwas huli tayo mga Choy. So sa ngayon, di ko pa masagad to kasi maigli po yung daan. Tumatakbo akong 33 kph, pero pababa to mga Choy, no. Subukan natin mamaya sa Ortigas yung Gear 2 niya. Pero yun na nga, sa doon sinabi ko sa unang explanation ko, 65 kph ang speed ko dito sa Gear 2. 180 pounds ako. So kung mas magaan kayo sa akin, let's assume na mas mataas ang speed na mabibigay nito. Pero sa 65 kph kasi mga Choy, kulang na yung daan. So malapit na ako sa stoplight. So stop, syempre safety first, tigil tayo. Kaya hanggang 65 lang na reach ko na speed sa Gear 2. So dito medyo susubukan ko na kung kakayanin. Pero hindi eh, ang dami pa mga kotse. Dapat sa maluwag talaga. Pero impressive, sobrang impressive tong scooter na to.
Gusto ko nga kumuha eh, mga choy. Parang kukuha ako talaga pagka nagka-budget. Sure na bibili ako nito. Ang ganda, ganda ng performance. Kasi pakiramdam ko, alam niyo yung parang sumasakay ka sa motor, nagmumotor ka, pero nakatayo ka. Ang yun ang feel ko dito eh, parang nagmumotor ako na nakatayo. So, ganun siya ka-stable. Tsaka sa 65 kph, mga choy, hindi ako nagwawabol eh. So maganda, stable talaga siya. Ito, stoplight tayo. ...28 to 29 kph ako. Siyempre yun naman according naman sa weight ko yun. Pero lakas ng torque, grabe. Yan, kita nyo naman mga choy. Gear 2, sumasabay ako sa mga motor. Oh, ayan oh. 56 kph, 51. Sige, sasagad ko na to. Susubukan natin. Gear 2 mga choy. Yan. Sixty-five mga choy. Ayan oh. Siguro yun lang ang kaya niya sa weight ko. So 65 kph ako mga choy sa gear 2. Ganda ng preno. Tingnan nyo. Oh, ang bilis huminto. Tsaka hindi nakakabigla. Okay. Ito na, ito na ang ano, hinantay natin. Gear 3 mga choy. Lipat tayo. Ayan, gear 3. Subukan natin. Ortigas to mga choy. Pero hanggang sa kaya ko lang po sagarin mga choy. Kasi syempre, wala tong steering damper. Hindi ko alam kung magwawabol to eh. Kasi nahigitan ko yung 80 kph ako. Pero syempre, medyo natatakot na ako nun. Wala tong steering damper. Mahirap na, baka maaksidente tayo. Tsaka hinaram lang natin to. Hindi sa atin to scooter na to. Doon lang tayo sa safe tayo mga choy. Kung hanggang saan lang ang kaya, huwag pipilitin pag di kaya. Siyempre kahit naman po reviewer kami, may limitations din po ang kakayanan natin. Hindi naman po lahat ng speed kaya ng dibdib namin. Kaya ingat po tayo. Ayan po, go na. Ayan po, gear 3 dual hub mga choy. Pero mga choy, take note lang, baka sabihin nyo, bagal na itong scooter na to. Hindi po tayo naka full charge. Pero kita nyo naman, ayan, in-overtaken ko yung mga sasakyan. Pero medyo magalaw na po. Ayan, ayan. Nasa 70 na po ako. Pero gumagalaw na po kasi. Delikado. Ang bilis, pucha. Yan po, 73 kph mga choy. 75, 76. Op. Huwag natin sagadin mga choy. Huwag natin sagadin. Ayan o, 71, 74. Ayan. Pero may kotse na sa harap ko. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, na hindi ko siya masagad. Sa kabilang lane yun mga choy. Dito sa kabilang lane, nung nasagad ko to, 80. Nataon lang na walang ano, walang kotse sa harap ko. Pero hindi ko kasi nakuha na ng video nun eh. So 75 mga choy. Kita nyo, nakita natin 75. Pero yun na nga, ingat lang. Mahirap i-take risk. So sa ngayon din kasi, kaya ngayon lang ako nag-test ride din. Susoliin na rin natin itong scooter kay Sir Calvin. Napakabayad Sir Calvin. Shoutout po. Napakabait na may-ari nito mga choy. Hopefully next month or in 2 months time, sana magkaroon na ng installment. Kasi wala pang installment yung store eh. Ayun naman mga choy, take off oh, gear 3. Sinabayan ko yung motor ko sa gilid. Yung motor sa gilid ayun oh. Oh. Ayun oh, gaano kalakas tong MK8. Ayun oh. Lubak-lubak lang eh. Takot ako eh. Ayun, sinabayan ko yung motor sa take off. Kita nyo naman. Lakas bumunot nito. Kakatuwa. Dito tayo sa Ortigas. Yan. Lapit-lapit na tayo sa Electric Evolution.
So, sa mga gusto pong bumili ng MK8 at saka po pala, ang Electric Evolution nga po pala, ang lahat po ng units nila ay tubeless po lahat ng gulong nila. So yun po ang kagandahan sa store nila. Mga units po nila is tubeless. Hindi na kailangan magpa-convert or mag-worry sa mga tumutusok sa gulong ninyo. Yan. Ang bilis nitong scooter na to. Pati yung riding comfort, ganda. Hindi matagtag, hindi sobrang lambot, hindi rin matigas. Sakto talaga. Sana pag lumuwag ulit ang schedule natin, mga Choy, no, itong MK8, ma-range test natin. Parang plano namin, if ever na magre-range test kami, ang gagawin na lang natin is along the way na lang, dadaanan namin itong scooter sa'yo, from Electric Evolution PH na store papunta sa doon sa destination na pupuntahan natin. Ito na tayo, lapit na tayo sa Electric Evolution. Ito na yon, lapit na. Hop, saan ba yun? Ito na. Ayan, Electric Evolution. Sir Calvin. Sir Calvin. So ito, dito tayo ngayon sa Electric Evolution. Sorry natin yung scooter. Of course, na napakabait na may-ari, Sir Calvin. Nalalason ako, sir. Gusto kong bumili, promise. Gusto kong bumili talaga. Nakapost na nga yung for sale eh. Marami kayo natuturan dito sa bagong review natin. Walang iba kundi ang MK8. At syempre, bago pa makalimutan, no, shout out nga pala kay Sir Iken. Nandito, Sir Iken. Thank you nga pala, brother, sa pagbibigay ng bracket dun sa steering damper ng Skywalker 10S Plus ko. At syempre, bago ko pa makalimutan, special mention, shout out, Tondo Pids. Yan. Binigyan po kami ng libreng t-shirt ng Tondo Pids. Ganyan po sila magmahal sa mga kapwa nila riders. Ayan. Kita nyo naman, napakaganda ng t-shirt ng Tondo Pids. Tondo Pids number 1. So ayan, mga Choy. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At huwag nyo rin pong kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Ako nga po pala si Luigi, ang test fire rider ng Uncle Oblock Vlogs. So ayan, mga Choy, galing tayo sa Electric Evolution Philippines. At syempre, thank you Sir Calvin, thank you. Thank you po. At mga Choy, nga pala, may freebies tayo. O, papakita ko mamaya pag-uwi. Sir, bye-bye. Thank you po, thank you. Para sa inyo, yun ang talagang tamang pagbili. Eh, para sa akin, fit talaga sa akin yung MK8. Sa size ko, sa height ko, yung size niya, gustong gusto ko. At bukod pa doon, yung power niya, mahilig kaming humataw eh. Meron ng paka-plastic, mga Choy, no? Talagang mahilig kaming humataw nila ito. Kami sa Uncle Oblock, mahilig kaming humataw sa ride. So yan, dito tayo sa bahay. At syempre, excited na akong buksan yung bigay ni Sir Calvin. Ayan. Biligyan po tayo ng Electric Evolution Philippines. So mga may gusto pong bumili, wireless speaker po yan, mga Choy. Ayan, pwede yung i-mount dito, mount sa manibela. At waterproof po yan, mga Choy. Ayan. So teka, larang natin yung gate. Thank you Sir Calvin, Electric Evolution Philippines. Maraming salamat po sa perks na binigay niyo sa amin. And of course, kay Sir Calvin, mabuhay po kayo, sir. Kaya ko sirain yung box, parang masayang eh. Hop.
Yan. So, ito ang bigay ng Electric Evolution Philippines, mga Choy. Napakagandang speaker, mga Choy. Oh. Napakagwapo.